sa balitang pambansa. Nagbabala si Senator Nancy Binay sa patuloy umanong pagkalat ng mga special retirement visa na ginagamit daw ng mga Chinese na sangkot sa mga illegal na aktibidad sa bansa. Nanawagan nga si Binay sa Philippine Retirement Authority o PRA na higpitan ang proseso nito sa pagsala ng mga bibigyan ng special resident retiree visas. Naaresto kamakailan ang 4 na Chinese na gumagamit ng passport at special visa sa kanilang illegal na negosyo. Ang giit nga ni Senator Binay, ang naturang Chinese mafia ang umano'y nasa likod ng pamimigay ng ID, passport, special visa at iba pang dokumento sa mga dayuhan at biktima rin ng human trafficking. Ayon pa sa senadora, maituturing ng national security concern ang pagdami ng mga Chinese na may hawak na dokumento bilang Filipino retirees. Posible raw kasing may ugnayan ng mga sindikato ng China at ilang tauhan ng gobyerno kaya't nagpapatuloy ang ganitong kalakaran. Pangunahin pa rin inaalala ng mga Pilipino ang inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon sa Pulse Asia Survey, 70% o mayoryang nagsabing dapat unahin ng pamahalaan ang pagkontrol sa inflation. Sinundan niya ng pagtaas ng sweldo at pagtuligsa sa korupsyon. Isinagawa ang survey mula March 6 hanggang 10 sa 1,200 respondents. Nitong Marso lang, bumili sa 3.7% ang inflation mula sa 3.4% noong Pebrero. Ilang mangingisdang Pilipino ang nakaranas naman ng pambubuli ng China sa Recto Bank. Nitong Webes, pumalaot ang hindi bababa sa 30 bangka mula sa Quezon para maglatag ng mga payaw sa dagat na sakop ng Recto Bank. Pero sa gitna ng kanilang paglalayag, dumating ang mga barko ng China. Sa isang aerial video, kitang-kita ang paghabol ng Chinese Coast Guard vessel sa maliliit na bangka ng mga mangingisdang Pinoy. Ang kwento ng mga mangingisda, hindi itong unang beses na nakaranas sila ng pangaharas mula sa China. Pinuputol pa nga raw minsan ng mga Chino at mga mangingisda mula Vietnam ang kanilang mga payaw. Itinuturing pa na pain naman ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Jay Tariela ang panggigipit ng China sa ating mga barko at mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Pero hindi raw tatapatan ng Pilipinas ng dahas ang mga illegal na aktibidad ng China alinsunod sa mandato ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Naglatag naman ang mga kondisyon si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy para sumuko na sa mga otoridad. Sa isang voice message, sinabi ng pastor na gusto niya ng kasulatan o pangako na hindi manghihimasok ang Amerika, ang Federal Bureau of Investigation at Central Intelligence Agency sa kaso. Dapat daw magmula ang kasulatan kina Pangulong Bongbong Marcos Jr., Justice Secretary Boying Remulla, PNP Chief Romel Marbil at maging kay NBI Director Medardo De Lemos. Nauna nang naglabas ang arrest warrant ng Davao City Court laban sa pastor at 5 daw na kasabwat nito sa paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse. Sumuko na sa mga otoridad ang 4 na kasamahan ni Quiboloy. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.